But they survived. Oh my gosh! Dumumpi talaga yung lips mo. At karapatang tanggihan ng anumang nais ay sa makapangyarihang fraile. Niyang mga padre. Grabe, no? Demonyo laban sa demonyo. Sino kayo mananalo? Hello guys, good morning, good evening, or good day, whatever applies to you. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. And of course, belated Merry Christmas, everybody. I hope you're having a great time with your family and friends in this holiday season. And speaking of holiday, I am on a holiday vacation right now. That's a different background, but still, we are going to make reaction videos for Maria Clara at Ibarra. And today, before we start, of course, we have our shoutouts as usual. And let's start off with Adel or Idol I Bernal. Sabi niya, Sir Nephi, ang saya ko talaga na napapanood ko ang mga reactions mo po, especially sa Tambalang Filay. At ang bagong theme song ng Filay na kinanta ni David Licaoco, aka Fidel. Oh my gosh, I love that song. Ay nakakadala talaga. Goosebumps po ng malala. Sobrang appreciate ko ang panonood ng MCI. Iba talaga ang nagagawa ng buong team at staff ng serye nito. At sa TV ratings na double digits ang nakuha na kung saan lahat ng serye na ang pinaob nito. Salamat Sir Nephi sa reactions niyo po and more power sa YouTube channel niyo po. God bless. Hoping and looking forward to next videos niyo po. Ah, thank you so much Adel. Appreciate your kind words. And yes po, sobrang lakas ng MCI. Start pa lang. Totoo yan, taob lahat ng mga katunggalinyang serye. And let's congratulate talaga yung buong team na bubuo ng MCI. Next comment natin is from BTS Forever. Oh, Army to. Sabi niya, guys, please like natin ang video before or after nyo mag-watch. Aw, thank you so much. Gift na din natin yan kay Nephi sa pagpupuyat at efforts niya para makapag-react sa MCAI kahit busy pa rin siya. Let's go! Team hashtag Filay and hashtag Gladys Sostomo. Oh my gosh. Thank you sa iyo, BTS Forever. Nakakataba ng puso yung napapansin niyo yung effort namin ng mga reactors na mag-react. Sa case ko naman, totoo yan. Sobrang busy ko talaga. Pero nagagawa natin ng paraan kahit papano. Medyo late na tayo paminsan-minsan. But yeah, better late than never, right? So, ayun. Maraming salamat, BTS Forever. BTS. Okay. Next comment natin is, wow, from Mars Ailey. Hello, Mars! Merry Christmas! Sabi ni Mars, I'm home alone. Nood na lang MCR reaction para maaliw sarili. Merry Christmas, Kuya Lods. Merry Christmas, everyone. May you all have a great one. God bless. Merry Christmas din sa'yo, Mars Ailey. Si Mars Ailey, isa sa mga, ano natin talaga yan, mga kaibigan natin dito sa channel natin. Of course, kasama din siya dun sa group page ng TV sa The Kingdom. And dahil dyan, palagi kami nag-uusap. Okay, next comment natin is from Jay Tolentino. Sabi ni Jay, for this episode, all I can say, sobrang grabe. Yung nakita mo mga katrabaho mo na nakangiti lahat dahil sa ngiti mo, Sir Nephi, dagdag sa kilig. Kuminto ang oras, grabe yung Filay. 10 segundo na nagpigil ng hininga, pambihira yan. Solid pa yung background music. Omsi, sobrang grabe yung transition from one scene to another. Wow. Hashtag malalang tension, hashtag malalang makapigil hiningang kilig. Merry Christmas. Merry na Christmas sa ating lahat. Merry Christmas din sa'yo, Jay Tolentino. Maraming salamat sa lahat ng nag-comment. Appreciate your comments, guys. Pero of course, hindi natin kayang i-feature lahat ng mga comments niyo kasi maubusan tayo ng time. Nabubulol na ako. And dahil dyan, I think we are so ready for episode 61 of Maria Clara Ibarra. So panoorin natin ito. Nabalitaan ko, ex-komunikado si Senyor Ibarra. Paano na ang pobresitang si Maria Clara? Senyor Alferez, ako po ay nagtungo rito upang humingi ng tulong sa inyo na makaharap ang Kapitan General. Nais ko rin humingi ng saklolo sa kanya. Nang sa gayon ay hindi na ako tuluyang isumpa ng mga fraile at ng simbahan. Kakausapin ko ang arsobispo tungkol sa iyong ex-communication. May tiwala ako na makukumbinsi ko siya na ang iyong pagkatiwalag ay hindi makatwiran. Salamat ulit sa pachis mo. Pero wala dito ang iyong amigo? Binibining, Clay. Bulag ka ba? O sadyang manhid ka lang na hindi mo naramdaman? Ano raw? Iniibig kita, binibigay. Buenos dias a todos, especialmente a ti, Doña Maria Clara. Nais kong ipares itong si Alfonso kay Maria Clara.
Ibarra's hunin. Eres muy hermosa, de verdad. Naiintindihan ko ang pamaypay mo. Ikaw ay meron ng nopyo. Hindi interesada ang aking si Maria, iho. Kimorro tienes de venir aquí? Naririto po ako para dalawin si Maria, padre. Ipinagkasundo na namin sa fraile na mapangasawa ni Maria Clara. Di ako papayag na sisirain ng isang ex-komunikado ang kinabukasan ni Maria. Tinanggal niya ang ex-komunikasyon na ipinataw niyo sa akin kaya't wala na akong makitang dahilan pa. Ba't kailangan niyong ilayo si Maria at ipakasal sa iba? Ah! No importa! Ngunit ano naman ang karapatan niyo na magdikta kay Maria na tila kayo ang kanyang ama? Vergüenza! Padre! Insulin! Oh, sir! Oh. Hindi ko sinasadyang saktan ka, senyor. Ngunit hindi ko rin pinagsisisihan ito. Tama na, pastaya. Justo na, senyor. Ya pwede salir. Ninong. Ninong utang na loob. Ruway ko. Huwag yun ako kung pahirapan pa. Sanjak. Pausapin mong mabuti itong si Maria. At ikaw, Senyor Ibarra, hindi porkit kakilala mo ang Kapitan General ay pwede ka nang magmataas sa akin. Aún no hemos terminado, Senyor. Alis! Masipsip. May nakwenta. Ginalit mo na naman ang fraile, Crisostomo. Paumanhin po, tiyo. Hindi ko po talaga akalain na narito siya. Kasama ang senyor na hindi ko inakala na inihalili sa akin para kay Maria. Papa, Tia, maaari niyo ba kaming iwan ng aking nobyo? Por favor. Prima, bantayan mo sila. Si Maria, saka na lang tayo mabusa. Huwag mo akong tinang ng ganyan. Hindi ko ibig na magtalo kami ni Primo. Dahil dunin, lalayo ako upang hindi ko marinig ang inyong pinag-uusapan. Grabe dati, mo dapat nabantay talaga. Maria, hindi ko inakala na nalingat lamang ako. Ay, meron na palang ibang lalaking nais ipakasal sa'yo. At sa tingin mo ba, Ginoo, papayag ako? Nakakagana ng loob na marinig yan mula sa'yo. Paano kung ipilit nila ang nais nila? At sa tingin mo ba, Ginoo, ay magpapapilit ako? Kakausapin ka ron ng iyong ama mamaya. Nakatitiyak ako na ipapaliwanag niya na talagang hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Kilala ko ang tiyo na sinusunod ang lahat ng gusto mangyari ng mga fraile. At kung ikaw ay susunod sa kanila. Huwag mo takutan ang iyong sarili sa bagay na kailanman ay hindi mangyayari. Dahil ikaw lang ang resulta mo. Ikaw lang ang nais kong mapangasawa. Oh my gosh! Sinaunang kilig ko. At galingin ako sa'yo, mahal ko. Kahit ayoko na magsaya ng oras pa. Sa gusto man ng ninong mo o sa hindi, ipagtitibay natin ang pinagkasundo ng ating ama. At sa lalong madaling panahon,
Ihahanda ko na ang pamamanikan ko. Kristosta mo. Formal ko nang hihingin mo yung kamay sa iyo, Mama. Nung sa kayo na yung makasal na tayo. Maaari ba yun, Maria? Walang pagtutumaking oo. Let's go, Clarissa. Oh, grabe to. Bantay sarado. Sorry. Tiya naman eh. Sa panalangin na kapisa ng ating pag-ibig, mahal ko. Mangako ka sa akin na hindi mawawaglit sa iyong tabi ang ating pag-ibig. Pati na rin ang rosaryong yan. Pangako, mahal ko. Pangako. Kanino ka na naman nagagalit, Miss Clyde? Sa mga taong naka-encounter ko ngayong araw, huwag na po kayo magtanong dahil baka mapaaway na naman kayo. Bakit? Ano ba ang nangyari sa araw mo? Dumumpi talaga yung lips mo. Roller coaster. Roller coaster? Hayaan nyo na po yun, sir. Basta hanggat hindi nakakasagabal sa inyo, never mind. Kamusta po pala yung lakad niyo? Nakausap po ba kayo ni Senyorita Maria Clara? Maria, halika, mag-usap tayo. Papa, kung tungkol ho ito sa nais ng aking ninong, ay ibig ko ho malaman ninyo na hindi ho ako makapapayag na magpakasal sa taong ibig niya. Si Crisostomo lamang ho ang aking nais. Primo, hindi ka ba naaawa sa iyong anak? Paano siya makikitungo sa lalaking hindi naman niya iniibig, hindi naman yata ito makatarungan? Paano gagawin ko kung ang prayli na anak pa siya? Lalo na ngayon, pinainit pa lalo ni Crisostomo ang ulo niya. Sa palagay mo ba, papayag pa yun na magkatuluyan kayong dalawa? Talaga, sir? May iba silang nirereto kay Senyorita Maria Clara? Isang Espanyol. Sa palagay ko ay kamag-anak yata nila Doña Victorina. Mabuti na lamang at dumating ako doon nang nalaman nilang lahat na tinanggal na ang aking ex-komunikasyon. Oo nga, sir. Naku, sana pala sumama rin ako sa inyo nung nang makita ko mismo yung reaksyon nila. Tsaka sana, hindi na naganap yung mga nangyari kanina. Laking pahiya siguro ni Padre Damaso, no, sir? Gracias por acompañarme. Y perdonadme sa mga nangyari kanina.
aba-aba-aba-aba sadyang lumalakas ang loob nitong si Ibarrang kumalaban sa inyo, Fraile, lalo na ngayon. Hindi lang pala ang Kapitan General ang kapanalig niya, kung hindi pati na rin ang Arsobispo. Eso no es cierto. Siguro, nakumbinsi lang ng Kapitang General Kalamidad na yon ang ating Arsobispo. Pero no ay problema. Kahit na natanggal ang parusang ibinigay namin kay Ibarra, hindi ko pa rin mapapatawad ng taong yun. At huwag siyang aasa na mapapakasalan niya si Maria Clara. In absoluto! Ngunit, hindi ko kayo ang dapat magpasya niyan, Fraile. Kung sino? Sino su padre? No es así? Oye, joven, escúchame bien. Cualquiera sea mi decisión, será también la decisión de Santiago. Créeme. Kaya, tuloy ang ating usapan. Maghanda na kayong mabuti sa isang ingrandeng kasalan sa pagitan ni Alfonso at ni Maria Clara. Ay, muy bien, muy bien. Si? Gracias, padre, gracias. Ay, de nada. Usted viene del cielo, padre. Gracias, gracias. Adiós, padre. Adiós. Ang mukhang pera. Hoy, no hay poco to. Tawa pang demonyo din ng Victorina eh, no? Papa, bakit ho ang Nino ang nagpapasya para sa akin at hindi kayo? Ni hindi nyo lamang ako na may pagtanggol kay Nino? Kaligayahan ko ho ito, Papa, na nag-iisa niyong anak. Pati ho ba yun ay isasakripisyo nyo? Huwag lamang magarit sa inyo ang Nino? Ang inaalala ko lamang ay si Maria. Bagamat nangako naman siya sa akin na ako lamang gusto niyang pakasalan. Ngunit, nababahala pa rin ako. Sir, alam kong mahirap magtiwala sa mga tao rito. Pero iba po si Maria Clara. Unting tiwala sa katukayo ko. May pangil yun, di mo na itatanong. Hindi totoo yung chismis na weak siya. Kaya confident naman ako na hindi siya magpapadala sa pressure. Lalong-lalo na dun sa ninong niyong ewan. Siyang tunay. Ako naman ay hindi nababahala sa kanya, kundi sa mga tao sa paligid niya. Kung kaya't kami ay nakapagpasya na, hindi na namin patatagalin pa. Hihingin ko na ang kamay ni Maria Clara nang sa kayo na kami ay mapag-isang dibdib na. Paglaban ba kita, anak? Nais mo ba na matulad ako sa naging kapalaran ng ama ni Crisostomo? Nasaksihan ko ang ibinunga ng sumpa sa kanya, ni Padre Damaso. Nakulong siya ng ilang taon. Nagdusa sa mga kasalanan ng hindi naman niya ginawa. Ala, huwag na. Huwag na, Primo. Hindi pa, ikaw naman talaga may nais noon na hindi na ito dapat malaman pa ni Maria. Kailangan niyang maunawahan, Isabel, na ang mga gaya natin, kahit na may kaya pa sa buhay, ay walang laban at karapatang tanggihan ng anumang nais ay isang makapangyarihang fraile. Freak! Naintindihan mo ba yung Maria? Kung hindi ko susundin ang nais ng mga fraile, tayo ang magdurusa. Di akong parurusahan ako ng ninong mo. At lahat ng itong tinatamasa natin, mawawala ito. Hayaan mo bang mawasak din ako? Katulad ng ama ni Crisostomo?
Alam na ngayon ni Maria Clara. Hindi ko, Papa. Hindi ko lamang humaatim na magpakasal sa lalaki hindi ko naman iniibig. Pag-ibig ay natututunan, anak. Kaya huwag ka nang magmatikas pa. Wala na tayong magagawa. Kaya putulin mo na ugnayan natin. Jesus, no may baro. Alam na ni Maria Clara na hindi mabuting tao yung nilong niya dahil dyan sa examinees. Kahit mali yung fraile, kailangan mo sundin. Gusto ko sa tiyo sabihin dito, alam niya na hindi maganda yung mga nangyayari at hindi siya pumapayag kung mapakasal si Maria Clara kung saan, di ba? Parang pinatatanggol pa niya. At sino itong tao na ito na pumapayag sa usapan natin? Si Pedro po, Padre. Ang asawa ng baliw at ama ng mga nawawalang sakristan ninyo. Por qué? Bakit siya pa? Paano kung yung taong yan ay magdaksin at balik na rin ka? Tayo. Hindi po mangyayari yun, Cora, sapagkat mas matimbang po kay Pedro ang salaping ipang susugal niya kaysa sa ibang bagay. Tinitiyak mo yan, ha? Bueno, bilisan mo na at maghanap ka ng ibang tao na magsasalita laban kay Crisostomo Ibarra. Masusunod po, Cora. Betaya! So yun yung plano nila. Mga false witnesses. Maldito sea! Kanaya! Imbecil! Traidor! Tatang ulo ng inyong reverensya. Por qué? Kinampihan ng arsobispo si Ibarra. Binawi niya ang pinataon nating parusa na ekskomunikasyon sa mistisong hangal na yon. Kaya kanina, pinahiya na naman niya ako sa harap pa naman ni Maria Clara at ng marami pang ibang tao. Karatura! Insolente! Sinvergüenza! Significa que al final, ya se casara Maria con Crisóstomo. Tama nga ang hinala ko na ayaw mahiwalay at hindi papayag si Maria na mawala si Crisóstomo Ibarra. Kino pwede pasar? Hindi ako makapapayag na maging esposa si Maria ng anak ni Rafael Ibarra. Pero anong magagawa ko? Kung maging si Maria ay parang tinutubuan na rin ang sungay at gusto kong suwagin. Ah! Lakasan mo ang loob mo, anak. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pangako na pamamanhi ka ni Crisostomo. Ngunit paano nga ako kung may madilim na dinabukasan na naghihintay para sa aming dalawa? Mas lalong dapat magpakatatag ka, anak. Gaya ng bida sa kwentong binasa niyo, kayo rin ay bida sa sarili niyong kwento. Ano ang kakayanin mong gawin at isakripisyo para sa pagmamahal niyo kay Sir Ibarra? Utang ko ho ito kay Clay. Sa akin, ito kaya. Siya ang nagturo sa akin na
Naigit ang aking mga nais. Isang bagay na hindi ko ginawa. Bagay na hindi nagawa, Tia. Nung kabataan ko, nagkaroon ako ng isang nobyo. Pero pinigilan ni Papa ang aming relasyon sapagkat isa lamang siyang anak ng magsasaka. Nakinig ako kay Papa. Sumunod ako sa kanya dahil akala ko yun ang tamang gawin. Inisip ko na siguro makakalimutan ko rin si Reynaldo. Pero lagi ko pa rin siya naalala. Minsan iniisip ko, siguro masaya ang buhay ko kung pinili ko siya. Hindi katulad niya. Pero huli ng lahat para sa akin. Pero ikaw. Maaari ka pa rin magpasya para sa iyong sarili. Nakakahulugan ko pa na. Hindi na po umayag na kayo na ipaglaba ko si Kisoso mo. Nais ko lamang ay lumigaya ka. Yun lang ang lumigaya ko, anak. Ang bayan ni Isabel, nakaka-touch. Nakakayap. Alam natin yung backstory ni Tia Isabel, kaya siya protective kay mga Clara. At mas time niya dito sa storya. Pero ngayon, ayaw niya maulit kay mga Clara yung nangyari sa kanya. So, kakayak. Tahan na. Magpahinga ka na, anak. Mahal ka na namin, Tia Isabel. Stricta lang siya talaga, pero alam niya ang tama sa mali eh. Sana magtuloy-tuloy, no? Ah, nasagot yung panalangin niya kagad. Ayon sa pagsisiyasat ng tao ko, Padre, naninirahan muli ang klay na yon sa bahay ni Ginoong Ibarra. Nabanggit na sa akin yan ni Anding matagal na. Naunahan ka pa ng babae. Nabanggit na rin po siguro sa inyo ni Anding na may ibang lalaki na umaaligid sa klay na yon. Paano umaaligid? Kiyan, miss? Ang kaibigan ni Ginoong Ibarra, si Fidel. Tila hindi lamang ang kanyang kaibigan ang pakay niya tuwing tumutungo siya sa tahanan ng mga Ibarra. Pambihirang babaeng yun. Pati ba naman ang negosyante ng bayan na ito ay kanyang ginayuma? Ano bang babaeng yun? Wala ba siyang pamilya o ama na mag-aalala sa kanya at hinahayaan siyang sumama sa mga lalaki kagaya ni Crisostomo at Fidel? Siya. Patuloy mo lang bantayan ang muher na yun para malaman natin ang kanyang mga susunod na gagawin at hindi niya pwedeng mapigilan ang aking mga susunod na hakbang. Si Padre? Maaari ka na umalis.
ang judgmental nila, no? Inisip nila na si Clay ay parang, alam mo, haliparot sa mga lalaki. Ya es hora de que la aproveche. At kahit ang mujer na Clay na iyon ay hindi niya mapipigilan ang aking mga plano. Isang lihim sa tunay na pagkatao ni Maria at ang kahihiyan ng kanyang ama. Tinitiyak kong ako ang makakapagtanggal ng sungay mula sa aking minamahal na si Maria Clara. Kaya pa kaya ipagtanggol ni Maria si Crisostomo kung ang kapalit ay ang kaligtasan ng kanyang mga padre? I-blackmail niya. Amigo Luciento, hindi ako humingi ng permiso sa'yo. Malaya kang suyuin siya kung nais mo. Ngunit isa lang sana ang hihilingin ko sa'yo. Ano yun, amigo? Pupuntahan natin ang aking mga amiga upang pag-usapan na pamamanhigan ni Crisostomo. Pero curious talaga ako eh. Bakit ba sobrang pakailamero na lang ng Padre Damaso na yan sa buhay ng dalawa ni Senyorita Maria Clara? Magandang umaga po, Senyorita Maria. Ipinapasundo po kayo ng kura. Uy! Oh my gosh! Kinakabahan ako sa plano nung ano, sunny side up na yan. Buisit yung salbi na yan. So, pati si Damaso, kakalabanin niya para lang ma-push yung plano niyang hindi magkatuluyan si Maria Clara at si Ibarra. Grabe, no? Demonyo laban sa demonyo. Sino kayo mananalo? Damaso tsaka Salvi. Alam nyo, yan ang hindi maganda sa kasamaan eh. Kasi sila-sila din mismo, mag-away-away. Kasi nga masama sila, di ba? Grabe ang mga ganap. Guys, abangan na naman natin bukas. Grabe to. And again, maraming salamat sa mga taga-subaybay natin na masugid for being with me watching this teleserye palagi. And ano ba ang kailangan sabihin? Oh my gosh! May filay moment na naman na paparating! Diyos mio! Manliligaw na talaga. I mean, manghahara na si Fidel kay Clay. At abangan natin yan. And of course, yung paparating din na ano yun? Pagmamanhikan ni Ibarra, matutuloy kaya o hindi? Tingnan natin yan sa mga susunod na episode. So, ayan guys, maraming salamat. Shout out sa mga OFW, sa mga kaibigan natin na palaging nanonood. And of course, sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na patuloy na sumusuporta sa mga reaction videos natin. Maraming salamat. And guys, hope to see you all on our next video reaction bukas. Bye!